Hello, 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 hello! Hello, 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 and welcome! Magandang, 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 magandang araw po sa inyo lahat. Masiglang, masiglang araw sa inyo, mga aking mga kababayan, mga tagapakinig, tagapanood ng The Big Picture. Ito naman po si Lloyd Luna, inyong host. Ngayong hapong ito, marami tayong pag-uusapan tungkol pa rin sa negosyo. Ngayon po ay kapito ng Mayo, karawan po ng aming kaibigan si Pocholo the Voice Master Gonzales. Happy birthday, Pocholo! Kumusta na po kayo sa inyong pagkakakulong sa mga bahay ninyo at sa mga pumapasok po? Kumusta naman po ang inyong trabaho? Eh, pakonte-konte, medyo nagiging normal na sa atin ito nangyayari, no? Para nakapag-develop na tayo ng habit na medyo natanggap na natin yung abnormality ng situation. Pero karamihan po sa atin, hindi pa rin naman nakaka-adjust, at kung tayo po ay makaka-adjust man, is medyo magkakaroon tayo ng konting time para talagang maipakita natin sa mga tao na, oh well, definitely, kailangan natin pa rin makabawi at makabangon. So ngayon pong araw na ito ay marami tayong pag-uusapan at ang ating kong guest ay sobrang kaibigan din naman natin, kaya mamaya po ipapakita natin sa inyo kung ano yung kanyang ginawa sa kanyang negosyo, kasi despite yung pagiging negatibo ng sitwasyon, eh medyo maganda po yung takbo ng kanyang negosyo. So marami pong mga mangyayari pa at hindi natin alam kung saan talaga tayo mapupunta pagkatapos ng lahat ng ito. Eh, kaya naman po nandito ang The Big Picture para bigyan kayo ng konting inspirasyon, konting gabay galing sa ating mga kaibigan. Sa business community, ito pa yung mga business leaders at mga kilalang personalities na makakapagbigay sa inyo ng inspirasyon. Pero bago po yan, mga balita mula sa The Manila Times. Sobrang mainit pa rin po ang balita tungkol sa ABS-CBN ng kanilang cease and desist order galing po sa NTC. Sabi po ng House of Representatives, ngayong araw, Representative Rufus Rodriguez nag-file po ng resolution, joint resolution, para po sa House of Representatives at sa Senate para i-extend, no? Pabigyan ng provisional franchise ang ABS-CBN. Kaya lang daw po ay, well, basically, hindi po para sa susunod 25 years or 50 years. Ito po ay para lamang sa 2 taon. At sa iba pong balita, Duterte institutionalizes balik probinsya program, no? Ito po yung panukala ni Senator Bongo. So talagang kailangan ito para ma-decongest na ang ating Metro Manila. Eh, tingin ko napaka-importante nito sapagkat pagka in-implementa ang social distancing, medyo hindi na po talaga tayo pa pwede magkumpul-kumpul. So hiwa-hiwalay muna. Pwedeng sabihin na galit-galit muna, pero talagang hiwa-hiwalay muna. Hindi pa pwede tayo magkumpul-kumpul ulit kagaya ng dati. Ito pong balik probinsya program ay medyo matagal na rin po naman bilang isang konsepto. Kaya lang ang nangyayari ngayon is hindi talaga natin na-institutionalize. So talagang ang lahat ng mga tao ay nagpupunta sa Kamaynilaan para talaga dito humanap ng opportunity. At dahil po sa sitwasyon natin ngayon, mukhang mapipilitan tayong talagang magkawatak-watak muna. So kung may mga opportunities sa mga probinsya, well, mag-isip-isip tayo at kung ready naman yung government na i-welcome back tayo sa ating mga probinsya at may opportunities doon, why not? Coconut? So
So yan po ang mga balita natin sa inyo ng The Manila Times. Punta po kayo sa digital.manilatimes.net para i-download ang kanilang application or magpunta sa website manilatimes.net para po sa mga balita. Araw-araw po yan, libre para sa inyo lahat. Okay, so ngayon po ay meron tayong pagkakataon para makuusap pa ating guest. Pero bago po siya ilabas at ipakilala sa inyo is kung may mga comments, suggestions at may mga reactions kayo, pakitype lang po dyan sa comment section sa ating pong Facebook account, sa aking personal account at saka sa aking fanpage, Lloyd Luna. Ayan, so hindi ko na po papatagalin dahil maganda po yung ating discussion ngayon. For sure, maraming may inspire at maraming mga tips, practical tips na makukuha tayo sa ating guest. Ating pong guest is si Christian Leynes from Smoothie. Hello, Christian. Welcome to The Big Picture. Yes, hello. Good afternoon, Lloyd. And hello sa mga viewers natin dito. Okay. So how are things going? Ano ang sitwasyon natin ngayon, ating mental state, ang ating pakiramdam dito sa nangyayari ngayon? Honestly, sa amin, medyo natanggap na natin yung sitwasyon. Sinasabi nilang new normal. Seems normal na sa atin ngayon. So sabi ko nga, although kakaiba pa rin para sa mga bata, pero on the general level sa amin, medyo parang it's business as usual na. So in other words, nakapag-adjust, nakapag-adapt na. Personally, oo, kailangan. Masyado na matagal lang ano natin, ang bakasyon natin. And yung adjustments is naging madali or naging mahirap? Mahirap actually. In the first month, sobrang what we have to do is to really stop muna. Mm-hmm. And makiramdam muna tayo kung anong mangyayari. Kasi ang hirap sabayan na parang pinipilit mo agad mag-adjust. Eh. So umpisa talaga medyo tinanggap mo muna yung sitwasyon na wait and see. And then nung nakakita ka na ng opportunity, doon na tayo gumalaw. Ang normally tina-ask sa mga guests dito sa The Big Picture kapag ka nag-start kami is ano yung kaunahan mong naisip? Ano kaya kaunahan pumasok sa isip mo when the government decided we were going to have a lockdown? And well, it was called Enhanced Community Quarantine. Ano yung unang pumasok sa isip mo bilang isang negosyante? Sa akin kasi pag ganito sitwasyon, siyempre ang may different roles tayo sa buhay. So sa akin being sabi, kahit na negosyante ako, yung una ko sinecure muna siyempre family ko. So, yung first day pa lang, I made sure na lahat sila secured na nasa bahay, pagkain. And then second day, agad, empleyado namin. So, we have to secure everyone. And then, sinigurado din namin na lahat may pagkain. And we have to since hindi stable, hindi ganun ka-decisive pa noong una. So, we decided, sabi nga namin, stop muna yung company. Minsan, yung mag-post ka for a while instead na mag-drift ka, mas maganda minsan, mas advantageous to control the damage. And then later on, makita namin nung stable na yung family, stable na yung mga empleyado namin, then we have the community. Pero more of ganun lang talaga, hierarchy of ano, para obligations lang. Focus pa din. Yeah, pero hindi mo inisip na yung ganitong klase ng yung magnitude, kumbaga yung laki, na magiging ganito and then extended yung ECQ. And idadrag tayo for what, ilang buwan na parang naka 3 or 4 resets na tayo? Actually, medyo expected. Kasi yung mga partners ko kasi doon sa isang company ko are mga Chinese. So basically, sila pa mismo nagsasabi na sa amin what will happen and what will happen next. Parang ganun. So even yung protocol na gagawin namin sa company, actually, nag-guide na rin kami kung paano gagawin. So we're prepared somehow. Medyo advanced ang tips. Kumbaga parang sa kanila, ibinibigyan agad kami na advance input what's going to happen and kung ano yung feedback nila sa government ano natin and what will happen next. Parang alam na, medyo may heads up tayo sa mga mangyayari. Plus, actually, malaking tulong din yung association natin na Filipino franchisors kasi during as one of the board of directors, so medyo may access tayo to information and planning for the community. Yeah, and yung negosyo natin, karamihan dito sa Pilipinas, about 99.9% is they belong to the micro, small, and medium enterprises. Ano sa tingin mo yung effect sa kanila nitong situation na ito? Kasama tayo doon, Brother Lloyd, sa 99.9%
5% na yan. And sa akin, parang, siguro nung umpisa, hindi natin alam kung anong gagawin. Pero ako, advice ko sa lahat, siguro tanggapin na natin yung sitwasyon na ito na yung bago, ito na yung bagong normal. And then, huwag na natin ipilit yung dati na dapat ganito. Kung minsan, we have to adjust kung anong meron ngayon. And that's what entrepreneurship is for. Parang, ano ba yung ability mo to adjust to a certain situation? Kasi doon naman tayo hahanap na opportunity. As like before nung nag-start tayo ng business. Pero kung ipipilit kasi natin, yung anxiety natin hindi mag-stop eh. We have to accept the situation na ito na yung bagong normal. And then we create another opportunity. And another normal business. Parang gano'n. Hindi ka ba dumaan dun sa proseso ng denial during the first few days and few weeks ng ECQ? Ano yung eksaktong pinagdaanan mo bago mo matanggap yung bagong normal? Yung first 2 weeks, medyo, actually, nararamdaman naman natin sa government kasi hindi ganun ka-decisive. And this is, I know to myself na this is beyond my control. So sabi ko nga, ipipilit ko ba yung gusto ko or I will just wait. So, in denial in the sense na sabi ko nga, siguro that time I use it to spend for my family para hindi ako masyadong maboard. Kasi una-una, during the time na nagdinegosyo tayo, wala din naman tayo masyadong nagiging time sa family. So, at least that time, I use it to spend more time, quality time for family. At pangalawa, I got the chance na makausap ko ulit yung mga empleyado ko kasi for the longest time, I've been busy dun sa strategic group namin na hindi ko na masyadong nakakamusta mga empleyado. Ngayon, so far, okay na yung, kumbaga parang may mga basic na mga bagay na hindi ko nagawa dati, na nabalikan ko ngayon, na sabi ko, importante din pala talaga. And then, yung in denial, syempre sa umpisa bro, anxiety, nag-iisip ka paano mga tao mo, hindi mo naman naisipin yung ano eh, hindi mo naman naisipin yung pera, security mo na lahat actually. Yep, kaya ako din natanong kasi naalala ko, you are still in the process of recovery kasi kakaputok lang ng Taal Volcano yan bago pumasok itong panibagong crisis. So, and nandiyan ka sa silang Cavite and kumbaga parang hindi ka pa nakakabawi fully doon sa unang crisis and then here comes another crisis. So, kaya ako nang itanong kung ano yung pinagdaan ng proseso kasi parang dalawang punch yan magkasunod eh. Oh bro, actually yun yung ano din. Kuminsan sabihin ko nga parang is it a bad luck or ano, pero kuminsan parang hindi pa nga ako nakaka-recover dun sa isa sa food business namin dito. Pero again, that's natural calamity, so wala din naman akong magagawa doon but to accept. So parang sa akin, what happened with COVID, parang hindi na bago kasi medyo wala naman ako sa peak ng time na yon. Although doon sa ibang business ko kasi medyo hindi naman siya ganun ka-affected with this, even with this COVID, naapektuhan siya but not that much kasi nasa subscription based tayo, technology business, necessity tayo. Pero again, sa business, no, first month ko for smoothie, actually, we decided, sabi ko nga sa anak ko, I wanted to stop na yung smoothie kasi parang January pa lang, medyo pangit na yung tama. Sabi ko nga, all the renewals sa mall, huwag na natin i-renew. Wala lang sa kataulo. Anyway, may ibang business naman. But yung anak ko kasi decided, sabi niya, gusto niya ituloy. So sabi ko, sige, kung gusto mo ituloy, di, tulungan kita. Mukha meron siyang nakita na hindi natin nakita. Hindi, actually sa akin kasi, yung time ko din for focus sa business, hindi ko na rin kasi magawa. So since may time naman ako ngayon, so may time ako para tulungan siya. Okay, perfect. Pero yung kanyang pag-iisip, ano na, medyo entrepreneurial na, no? Medyo risk-taker. Oo, medyo ano siya, mahilig to sa food business talaga. So, plus alam naman niya na pag ginalawa namin, alam naman niya na may makikita kami opportunity kung paano namin ito i-execute. Oo, for sure. So, tell us something about Smoothie. This is a business that that belongs to which category? Actually, before, we are in a food cart category. But right now kasi, we have, since food cart is hindi naman siya nag-exist dahil sarado mga mall, so nasa delivery tayo. So, wait lang ha, ito yung sample. Ito yung sample ng smoothie. This is a matcha milk tea. Yeah. So, kaya tama-tama to talaga. Kaya ako din in-invite kasi si Christian, eh kasi, hindi ko alam, kasi mouth-watering kasi yan, post ng mga... Oo, kaya lang layo ko kasi nasa Makati ako tapos nasa Silang Cavite kayo. Kaya medyo parang sa, like, oh my goodness, paano ko makukuha yan? So, we decided na dito ko na lang i-enjoy yung experience ng smoothie.
sa show. So ito ay ini-start when at bakit ka pumasok sa ganitong klase ng business? Itong business na to, we started 2012 pa. So ginawa ko to kasi yung wife ko naghahanap ng business na hindi ganun ka-stressful, hindi ganun technology-based. Kasi ang business namin sa printer, so IT siya, so medyo technical masyado. So I'm looking for business na medyo light lang. So we decided with yung beverage. So we started 2012, we started franchising din ng year na yon. And so far, so good naman. Pero since lumaki yung business namin sa technology, ako din, nawala din ako ng time to manage this one. So we just have to rely to our people. Now, ito kasi lately, so yung anak ko naman, nag-18-year-old na siya. So sabi niya, and matagal silang mawala ng pasok. Sabi nila, gusto na nila ituloy yung negosyo. Sabi ko, sige, I will help you. Kasi kung ako, hindi na kaya. Kasi because I really needed to focus. Nung tinuloy nila to, actually, we started ditong mid of April, dito lang sa bahay namin. Nagawa kami ng bagong timpla ng smoothie. And then, binibenta namin sa mga kapitbahay. And good thing, maraming repeat orders ulit. Sabi ko, parang bumabalik ulit yung sigla ng smoothie. So, nung medyo okay na siya, nung last week of April, sabi ko, gawin na natin yung delivery. And we created a business model na makakapagbigay din kami ng trabaho sa mga taga-lugar namin. And so far, we've been successful kasi we never hit that much sales before na nakukuha namin right now. And then, actually, ang maganda dito, kahit sabihin mo may quarantine tayo, may lockdown tayo, we just opened two franchise this wow, week. Wow, I mean, in this crisis, meron kang opening ng franchise? Oo, pag may gusto bro, kaya may paraan yan bro. Lahat may paraan yan. This week, we opened the Tagaytay branch and the Dasmariñas branch. May mga naka-line up pa na gusto mag-franchise. Ano yung overall kalagayan dyan sa Cavite ng mga businesses? Well, specifically sa Tagaytay kasi isa to sa mga nandun pa rin sa stage ng recovery bago tayo magkaroon ng another crisis. Sa ngayon bro, sarado pa rin. Although nasa food business kasi tayo, so we fall under a parang necessity business. So essential business tayo. Pero yung restaurant itself, dine-in, wala eh. Wala talaga. So sa akin, sabi nga namin, we want to continue providing ganitong klase ng services. So sabi ko, dito tayo nakakita ng opportunity. And then we become successful. Ako, for me, the business model is working really good. And the people na employ namin are very happy. Despite na yung time of operation namin is very limited kasi dito sa Cavite, ang curfew is 6 o'clock. Kailangan nasa sa bahay na. So, we have a very limited time to operate from 10 a.m. to 5 p.m. So, dapat by that time, na-serve mo na lahat. Mm-hmm. Very good. Sige, so batiin muna natin si Danes na nanonood. Oh, yay. Christian Leynes daw. No, idol. Idol ko yan, si Sir Danes. Oh. And then si Joey Garcia is also sending his congratulations sa'yo. Joey Garcia, of course, is Rai Rai Ken Group of Restaurants. May mga nanonood din dito sa ating stream, so babatiin ko lang. Na baka meron din dyang nanonood sa'yo, so batiin mo. Kanya-kanya lang bati ito. So, Rochelle, Jane, Annabelle, Gia, classmate ko nung high school to sa Gumaca, Quezon. Iris, Mikey, Diane Sarmiento, and Gia, saka si Shireen. Hello, salamat sa panonood. Sana ma-share ninyo yung ating, ano, yung ating interview ngayon kasi napaka-inspirational ito yung journey nito. Kasi habang nasa crisis tayo, meron palang opportunity pa din na magtagumpay ka somehow dun sa negosyo mo. So hindi man ganun kasing successful tulad ng dati, is meron pa rin tayong opportunity ngayon to succeed. Depende kung anong gagawin natin. So, tell us something about your strategy ngayong mga panahon ng crisis na parang ang naging benta mo is malaki pa din considering na parang ang karamihan ng mga negosyo, in fact, is yung iba nagfo-fold na, nagsasara na. Actually, pag tinignan mo yung benta namin, this is times 8 nung the usual sales namin dati. So napakalaki ng opportunity na na-create natin ngayon. And sabi ko nga, parang at this moment, ako, advice ko sa lahat ng mga entrepreneur, tanggapin na natin yung sitwasyon. This is not the time na para maging emotional tayo. We have to be very emotionally stable, very emotionally strong. Kasi minsan kasi yung situation naman natin, hindi lang natin to solo, hindi lang naman tayo ang ganito sitwasyon. Kumbaga lahat. So, nag-flatline eh. So, sabi ko nga, this is the best time for entrepreneurs to really step up. Who, yung talagang hindi accidental entrepreneur, who are really
born entrepreneur na kaya mag-create ng opportunity. Kasi sa amin, lagi namin sinasabi, when there is a problem, there's an opportunity. Minsan, slow is fast. Hindi mo kailangan laging bilisan. So sometimes you just have to really evaluate, reflect, and look at the situation kung saan ka. Habang nag-aalala yung lahat, actually, yun yung nag-advantage natin. Naghahanap naman kami ng opportunity kung saan kami papasok. Kasi, na tao kumakain pa din eh. So sabi ko, imposible na hindi ito mag-click. Kasi nga, we're providing, hindi namin binago yung presyo, hindi kailangan magmahal. So parang yung quality, we maintain it, pinataas pa natin. And yet the sales is times 10, times 8, nung the usual before. Mas maganda opportunity right now, honestly. Napakaganda ng opportunity ngayon. So, this is the new normal. Yeah, in terms of competition, some are still competing with you dyan sa area or somehow meron madami. Wala, there's no such thing as monopoly. Marami naman kasing competition. So if you will see what makes you stand out? Kasi kung maraming competition and your sales are still up, in fact magandang performance, what must be there? Sa akin, number one is the product mix. Kailangan maganda yung product mix na ibebenta mo. Something that people are really looking for. Hindi lahat. Kasi ang ginawa ko dito with the milk tea, sinamahan ko na shawarma. Sino nagdi-deliver na shawarma dito sa lugar namin? Or even in Manila, wala halos. Kasi magkano lang ba shawarma? That's 60 pesos. But shawarma itself cannot stand on its own. Kailangan may kasama siya. Well, so, kailangan may pantulak talaga yan. Oo, kasi sabi ko nga, di ba? And then, pangalawa, kung minsan pag tinignan mo sa Cavite, sabi, imposible ang makapag-deliver, wala namang Grab dito, walang Lala Move, wala naman dito ang angka. So, kung walang opportunity, ako gagawa ng opportunity. Para kung walang daan, ako gagawa ng daan. So, we created a lot of mga jobs dito sa mga, may mga motor dito sa lugar namin. And we created skin. Para nag-organize ka ng sarili mong delivery systems gamit yung mga nakatenggang motor sa yung mga tambay. Tambay. Yes. Wow! And they're earning more than doon sa before na kinikita nila. Mm-hmm. So sabi nga namin, maraming opportunity, just have to be very creative. Medyo laksan lang ang loob din. And then pangalawa, siguro marketing. So sa akin, may mga certain strategy kung paano tayo mag-market. Hindi, not the usual. Even yung social media ka, hindi ibig sabihin, you have to be very specific sa psychology na gagamitin mo in terms of capturing market. Mm. So, pagdating doon, product mix, tapos tamang sistema, I think we deliver. Also, siyempre yung quality ng produkto mo kailangan medyo above average, above the competition. Mm. So in other words, yung sistema na na-build mo, medyo mabilis yung ano no, yung pag-build mo ng system, yung pag-assemble mo. So paano mo ginawa? Tinawagan mo yung mga may mga driver ba siya available or may tao ka na nag-scout ng mga magdi-deliver? Dito kasi sa lugar namin, so usually na dinadaingan ng tao, 'di ba, barangay captain. So kinausap ko barangay captain. So sabi ko nga, meron ba mga tao dito na naghahanap ng trabaho? Marami. May motor, may lisensya, willing ba sila mag-drive? So, marami. And then, pangalawa, sabi ko, I asked yung network, sabi ko sa kapitan namin, baka po pwede mo na sabihin din yung ibang kapitan na papasukin yung mga riders natin. And then, immediately, hanggang kay mayor, tinawagan nila. So, actually, they given us parang access dun sa lugar nila. So, naging madali, actually. And then they are earning, instead na tutulungan pa ito ng sagob ng gobyerno, ngayon, nakita sila sarili. More than enough for them. More than enough? Meron ka bang figure dyan na range kung magkano kikitain ko? Kasi parang siguro kung rider ko, kumikita sila mga around 700 to 1,200, 1,300 a day. Sige, pwede mag-apply? Pwede bro, pwede. Magkakatawa sa the big picture, edi mapunta tayo dyan pag momotor para mag-deliver. Mm-hmm. Good. May tanong si Apple at ang tanong niya is how to franchise smoothie sa anong process. Mukhang meron ka ng prospect. I think, yung gusto mag-franchise, actually send lang kayo ng message sa www.facebook.com/smoothie. And then that's it. Kami na bahala sa'yo.
Okay. So, wala ka bang maikling proseso dyan na pwedeng sabihin? Baka pwede mo nang mentionin ano yung range, for example, ng franchise fee? Sa amin, initial investment, bro, for one town, na delivery namin provincial is only 150,000, bro. Okay. Sa amin, usually, ROI ko doon, 7 days. 5 days to 7 days. Kaya ko mag-ROI. Nabawi na. Ito yung situation na nasa COVID crisis tayo, ah? Or yan yung normal? Yes, bro. For me, sabi ko nga, parang, this is the new normal. Lumuwag man ang sitwasyon, mag-lift man ang quarantine, bro. I believe that this system, we will continue it. Mm-hmm. Pangalawa, minamahal na naman tao yung produkto natin. Eh. We've been seeing customers na bumibili sa amin halos every other day, halos every day. So, pag ganun na yung nakikita namin na data, alam ko na, sabi ko nga, maganda yung quality ng product. Otherwise, hindi ka na bibili ulit. Kung pangit yung produkto. Definitely. Kahit na ikaw lang yung nag-iisa dyan, kung yung quality ng product hindi okay, wala na lang, no? Oo, bro. So, kahit anong marketing mo dyan, pag natikman nila yung produkto, they will still compare it kasi hindi naman to something extraordinary. Yeah. But definitely, anybody, our taste is very good. Yun yung naman yung kaya ko pag malaki doon. And anybody nga can easily jump into that kind of business sa kaganyang kaklase ng category sa product. Kasi mabilis lang, no? Mabilis lang. Bro, we have created the system na ang production ko, hindi mo na kailangan utusan, bro. They are earning a lot. And then, the more na dumadami ang trabaho, the more na masaya sila. And even yung mga riders namin, bro, the more na dumadami ang trabaho nila, the more na masaya sila kasi they are paid. Sa tingin ko, this is the new normal siguro, bro. For our employees, na mas makompensate sila na kung ano yung worth nila. Second, there are certain jobs. Bro, ang nagsisale sa akin, meron taga Bulacan, may taga Manila. Work from home. So, ang sales group ko na sumasagot dun sa social media natin, sa mga customer umu-order, bro, nasa iba-ibang lugar. May nasa Manila, may sa Bulacan, may... Kasi... This is online. This is the new normal. So sabi nga namin, what will limit us? Nasa online tayo. And then yung security protocol namin, bro, is very strict. And then yung standard namin in terms of deliverable, bro. This is something that you have not thought of prior to COVID crisis. Can I safely assume na it's because of this crisis kung bakit parang na-force ka to think that way, na magkaroon ka ng ganyang klase ng strategy dito sa brand, no? Yes, bro. Actually, lahat ito na-create because of the situation. Kasi sabi nga namin, when there is a problem, there is an opportunity. Minsan, kapag wala kang masyadong choices, mas maganda. Kasi you have to be very specific yung isosolve mo na problem. So sa akin, right now, bro, ang production staff ko dito for station ko ng Smoothie, they're earning around 1,500 pesos a day from 9 o'clock to 5 o'clock, not even 8 hours na work. Wow! Yan ay mas ilan yan? Almost three times nung kikitain. Normal. Nila, bro, normal. Nasa probinsya kami. Ang basic salary dito is only 350 pesos. Wow, and now 1,500. Tapos wala ditong Lalamu, Grab. So parang paano ko gagawin ng delivery? Wala lahat. So kung wala, sabi ko nga, I will create opportunity. I will create the road kung paano ko mai-deliver. Definitely no one can stop us. That's the spirit, I think, of entrepreneur. Okay, no one can really stop us. So how can they taste daw ngayon, magpapa-deliver ka na Apple. Open delivery, Mandalu yung area. Wala, we're available here in Cavite, in Silang, Dasmariñas, and Tagaytay. Actually, mostly ang expansion namin nasa Cavite, halos lahat. So we're looking at siguro mga apat pa na branches na ma-open. Okay, so hindi muna dito sa Metro Manila. If there will be interested. So we're working out 2 franchises dyan. So hopefully maging available again very soon. May idea ka ba kung saan cities yun na magkakaroon ng Smoothie dito sa... Saka na natin, bro, ano. I-declare natin, bro, pag ano. Sige. Okay. That's very interesting. And in all this situation, ano yung realization mo dun sa mga nakaraang araw? Like if you are to reflect, ano yung progress na nagkaroon ka, yung growth sa sarili mo or yung transformation within yourself na parang, ito na ako ngayon.
compared dun sa dati prior to the lockdown? Siguro before kasi sobrang busy, kumbaga parang kakainin ka din ng sistema na ang dami-dami nating ginagawa. And we merely focus talaga doon sa family natin. So usually talagang puro trabaho lang. And then we are very focused doon sa profit. Pero sabi ko nga during the ECQ, na-realize ko yung value of time sa family ulit. Na kaya ko pala mag-create ng opportunity kahit sabihin mo na nandito lang ako kasama yung family ko. Pangalawa, siguro going back again to dun sa empleyado ko na for how many years hindi ko sila kilala. Ngayon, nakakausap ko sila halos individually. So parang mas masarap sa pakiramdam that you're parang nakikipagband ka ulit with them. So nakita din nila yung concern natin. So yung responsibility natin sa kanila medyo mas naramdaman naman nila na I'm very thankful. We're excited to go back kasi sinabi nga ng mga empleyado namin na parang babawi kami sa inyo, sir. Kapag balik namin, ibabalik namin lahat yung malasakit sa amin. So parang yung value ng relationship, ibinalik sa atin. Yung disconnection natin doon sa masyadong busy world, medyo naging favorable sa atin as human being. Nag-heal din tayo na, oy, you have to go back to the very basic of life. Yeah. Oh, kasi ang nangyari nung prior to the lockdown, ang nangyari is we were really busy, you know, winning the competition. Parang kailangan nating ma-acquire to, kailangan ito yung ating sales. Parang nag-focus tayo masyadong forward looking. Parang nawala tayo, we failed to get in touch or stay in touch with the reality, no? So your relationships na strained because of this situation, sinasabi mo because of the crisis, is parang na-restore. Yes, bro. So sa akin, sabi ko nga, mas in every situation, there are certain things na beyond our control. Kumbaga kung ano, sabi nga, we don't oppose kung ano yung God's will sa atin. And we just have to live one day at a time. So parang ako, be, lagi namin sinasabi sa family namin na parang let His will be done. And there are certain things na wala naman tayong control. Eh. So we just have to enjoy every moment na magkakasama tayo. Mm-hmm. So hindi kami hirapan sa adjustments kapag nag-start na mag-lift yung sa select areas yung enhanced community quarantine. Bro, iba yung challenges kasi sa negosyo in terms of siyempre pag bumalik ka, iba naman yung trabaho mo talaga. So sa akin lagi kami kino-compartmentalize ko kasi lagi yung role ko. So as ako as a family man, as a head of the family, so I have to create a source of income din. So that's why we created this opportunity. Now, being a CEO of one company, siyempre, iba naman yung challenges dun, bro. So parang ang hirap sa i-generalize. But as a person, I think our emotional stability, I think, is very strong as of the moment. Our faith is very stronger. I think yung grit naman, yung hard work, yung resilience, yung adversity quotient has always been there. And sabi ko nga at this moment na may ganitong crisis, I think you have to be very optimistic para makita mo yung opportunity. Kasi kung hindi, parang nagdrama ka, nagmukmuka dyan, sabi ko nga parang it will not help you in any way. Mm-hmm. So I think we just have to accept and then move forward. Yeah. Siguro so, for a while, pwede ka mag-mourn, pero yung morning time, tapos na ilang buwan na yun, no? Oo, masyado na matagal, bro. Diba? Ang problema, hindi binay-baby yan. So I think kailangan natin talaga mag-move on na mas mabilis. Mm-hmm. Nakikita mo ba na yung food business is talagang majority delivery-based na siya, hindi na siya yung dine-in? I think hati pa rin yung hati pa rin yung market, bro. Pero I think the delivery system, the market may find it very comfortable for them. Mm-hmm. Kasi unlike sa Metro Manila, like yung provincial, we just have to make sure na hindi ganun kamahal ang delivery sa amin. Dito kasi, the delivery fee, siguro 40 to 70 pesos, pero sa Manila kasi tala 100 plus eh, by kilometer ang charging. Mm-hmm. But sa Cavite kasi, medyo mas mura. Mm-hmm. Okay, so I think the market find it more comfortable. So I think ipapatronize to until matagal pa. And then, we don't expect na even the movement ng crowd will be as normal as before. Mm-hmm. I think siguro mga a year bago pa mag-normal yan or more than pa. In terms of sa process ng process ng negosyo, ano yung mga adjustments na mangyayari or the way you're seeing it in the future, yung business process. Kagaya ng ginagawa kasi nasimulan mo na yung isipin mo parang yung mga
yung customer service mo, representatives mo, kung saan-saan lang gagaling. You're doing it on your own. Ikaw ang namimili kung sino yung mga tao na i-hire mo remotely. Yes, bro. Kasi itinuro din sa atin ng mga partners natin, bro. Kahit sa simpleng negosyo lang to, it has to be structured. The company must be structured. Ibig sabihin, even with or without you, the company must run by itself. And then second, you have to identify kung ano-ano yung mga positions na kailangan mo based on the structure. And then you find qualified people. Hindi ako ganun nahihirapan masyado sa negosyo kasi even to all my businesses, practice na namin siya. Before we do, kahit small business lang to, very structured a movement ng tao dito. And even the qualification and personality na hinahanap namin were very specific. So sa akin, kapag nakuha ko na siyang tao, na yung tao na yun, and then we just have to give them the KPI o yung key performance indicator nila, and then we train them, and then they execute. Anyway, we keep the system very simple para sa kanila, para hindi na masyado. We avoid too much yung multitasking. Pag sinabi namin sales ka lang, yung gumagawa na dispatching namin, dispatching lang. Yung encoder ko, encoder lang. Ang station group ko for shawarma and ano, magkakabukod siya. And then riders lang. So, the difference lang before tsaka ngayon, yung security protocol natin is very strict. So, even na riders namin, hindi ka pwede pumasok sa loob ng store. Hanggang labas ka lang din. And then meron lang abutan na table. Kasi we observe. One good thing about our government, kasi they really give us clear guidelines kung paano natin gagawin. Especially with the leadership of Sec. Bon Lopez, talagang very clear naman sa kanila with the IATF policy kung ano yung pwede at hindi. So, even sa delivery system namin sa mga bahay, we make sure na as much as possible, it's contactless ang ginagawa natin delivery para lang for the protection of our people then. Okay. And what can you say dun sa mga negosyo, maliliit na negosyo na hindi na nakasurvive, whether nasa essentials or na non-essentials yung kanilang negosyo? Ako, lagi namin sinasabi na parang yung casualty of this crisis madami, definitely. But if you really wanted to survive, this is about survival. And if you find opportunities na bago na mas maganda right now, bonus na lang yun. But one main key goal natin ngayon is to survive the business. That's why yung ibang business namin, we chose na itigil muna, stop muna yung operation. Kasi otherwise, we will be generating losses. So sa atin, sa mga kababayan natin na merong small and micro na micro businesses or medium, ako ang lagi namin sinasabi, control the expense, find ways to do create the business, huwag natin ipilit na yung dati kasi hindi na yun mangyayari. So I think we have to tweak the business model based dun sa current situation and then we move forward. And then doon sa mga, kasi marami na akong na-layoff. I think a couple of weeks ago, millions na yung nawala ng trabaho. So this is telling us na may mga nagsara na, may mga hindi na kayang i-sustain yung papasahurin or i-retain kasi nga wala naman talagang pumapasok na profit sa negosyo. Sa akin, bro, there is always a balance of nature kasi din. So kung meron nawawalan, bro, ng trabaho, definitely there will be rising entrepreneurs that will create new opportunity. Sa akin, kung dati kang ganito trabaho mo, siguro sa ngayon, huwag ka masyado mapili. Kung ano opportunity na meron dito ngayon sa labas, i-grab nyo muna. And then tingnan ninyo kung ano yung pwede nyo mag-impact. Kasi sabi ko nga, kung ang negosyante nag-struggle, lalo na yung mga empleyado. Pero sa akin, parang like yung mga ibang staff namin, dati namin technician, may opportunity ako para sa rider, mag-rider ka muna kasi kisa wala kang ginagawa. Wala naman tayong magagawa sa sitwasyon. So sa akin, wag na lang muna maging mapili. Kung anong oportunidad at anong pwede pagkakitaan as of the moment, I think you just have to grab it. Again, the balance of nature, nandyan yan. Hindi naman mawawala ang tao na dapat kumain. Hindi naman yung basic necessity continues pa rin naman. But there will be a new opportunity na makikreate. So sa akin, I think mag-adjust din lahat na sa new normal. Hindi na yung pwede yung dati. So sa, kumbaga, pati yung mga empleyado, okay, I think we have to be more open-minded also with the new opportunity. Same as sa mga negosyante. Pero ito rin ba yung opportunity, for example, dun sa mga may trabaho na nawalan to challenge themselves kung may opportunity to be entrepreneurs, kunin na nila yung opportunity? Bro, sa totoo lang, yes. Kasi sabi nga namin, nag-flatline ang industry. Walang malaki, walang maliit, lahat apektado. So sa ngayon, kung sino yung magiging entrepreneur,
lalabas at lalabas din yan. So, kung sino yung totoong leader, sino yung follower, sino yung mga sabihin mo ng spectators lang, actually lalabas din yan. So, pero sa akin, at this moment, flatline. All of us have the same opportunity. Kumbaga, walang advantage si Juan kay Pedro. So, kasi even yung malalaking negosyo, talagang malaki din yung ano, no? Malaking losses. Malaking losses. Actually, if you will see yung industry ng franchising, bro, lahat umiiyak na yung halos yung may-ari. Bakit? Bro, we're dealing with the malls. How much is yung rent sa mall? Nakikipaglaban kami up to now. Para lang ma-survive. And we're trying to work out with government. Pero sa experience mo, they are still charging? Kasi kahapon during our discussion with Eric Caeg, mayroong nagtanong na or nag-comment na well, they are still charging us and talagang mayroong bill na dumarating na talagang sinisingil sila. So may mga ganun pa rin cases? Meron pa rin, bro. Kasi I think kahapon naka-receive ako from mall sa Robinsons. Ang sinabi nila sa amin, they're offering 50%. Pag na-lift ang ECQ by May 15, they will be opening the mall by May 16. But they're offering 50% of your usual rent. So may mga negotiations naman and considerations naman na binibigay ang mall. Siguro until such time na ang foot traffic nila is bumalik na dun sa normal. Kasi even yung foot traffic, malamang affected yan. Ang daming hindi pa talaga komportableng maggala. Bro, even expectation namin, 30% lang siguro ang babalik sa mall na pupunta based on the usual. Which is very challenging kasi siyempre pag tinignan mo yung tenant mix nila, sa isang floor, buong restaurant siya, sino kakain? Mm-hmm. And daming delivery sa labas. So, I think it's also the time for them to adjust also their marketing and sales strategy. Very quickly, gusto kong i-touch kasi nandang sa isang business ng sabihin nating non-essential na sa technology business. Maybe particularly dito sa iIcon business, printing supplies. So, kung non-essentials ito, ano ang nakikita mong, very quick lang yun, mag-comment ka lang, ano yung nakikita mong either opportunity or strategy for those who are in non-essentials? Kasi this can also apply doon sa may mga negosyo na wala sa essentials o non-food. So ito yung sapatos, magsasapatos ka ba? Relo, masusuot ka ba ng relo? In this case, office supply. So walang mga mag-opisina pa kagaya ng mga nag-opisina dati. So what's your take on it? Sa akin, ganito pa rin. I think you have to compartmentalize kung ano yung opportunity na nakikita. You cannot be close-minded in terms of kung ano yung usual business na ginagawa nyo dati. Saan gagawin nyo ngayon? Sa ngayon, tanggapin mo yung bagong normal. Tingnan mo yung bagong opportunity, yung bagong channels mo na mapwede mong i-distribute ang negosyo mo. And then, doon ka mag-focus. Hindi mo naman kailangan kuhanin lahat eh. But at least, sabi ko nga, kung hindi mo makuha yung dati mong benta o profit, siguro you can lower it down, but lower down also the expenses. Sa even kasi kami, sa Multibiz, sa isang company namin using iIcon, ang advantage lang namin, we are on a subscription. And most of our clients are government, local government, manufacturing, and BPO, which tatlong industry na to are continuously operating during even the quarantine. So, but on the distribution model namin, generally kasi, the market demand decreases by 70%. So, 30% lang yung natira sa aming opportunity. Ganun kalaki yung ano? Yan na yung data na meron kayo as we speak? Sa distribution, bro, oo. Kasi, sino naman magpiprint kahit yung mga home business, usually it turns out to be parang hindi non-essential yung printer. Pero kapag dun sa office basis, saka sa naging essential. There are clients, let's say, one of our parang motor company, since nagkaroon ng social distancing, dumami ang deployment namin ng printer. This is a new opportunity. Dumami ang deployment namin kasi nagkaroon ng social distancing sa loob. Ibig sabihin, even the sharing of the equipment, pinagbawal din. So we are going to deploy one printer per station. So dumami opportunity. Sabi nga namin, kung may nawala, may babalik, may papalit, at may babalik. So, sabi, you just have to be very open-minded and work out with your partners, your client. Kung paano, kahit sabihin mo nag-stop ka, but still, yung presence mo dun sa mga client mo should be continuous. Though, doon sa business model namin, o business namin na nag-decrease ng 30%, ng 70%, 30%, I think even you have to be relatively
decrease also your operating cost para makaya mo ma-survive yung business. At the end of the day, ang pinaka-importante, protektahan mo yung pinaka-ugat ng business mo. Mm-hmm. Keep it alive. Mm-hmm. Hindi mo kailangan kumita as of the moment. Keep it alive and wait. Mm-hmm. Survive the business. So, huwag masyadong magmadali. No? Oo, masyadong sabi nga namin, slow is fast. Hindi kailangan magmadali. Minsan, mas matalinong bumagal ka kaysa bilisan mm-hmm. mo sa maling sistema. Mm-hmm. And besides, hindi natin pa talaga kabisado. Eh. We are navigating new waters. Oh, bro. Hindi natin mm-hmm. talaga kabisado yung ano. Kung ano yun nandun. I mean, hindi pa ito yung worst. Or ito na yung worst na natingin mo dito sa situation. Is there something that is worse than what we're experiencing right now in terms of our situation? I think mas magiging worse on the next month kapag hindi lahat ng empleyado, bro, makakabalik. Because based on the demand of the company, hindi kaya kailanganin because of customer base. Let's say ako, may negosyo ko na 30% lang. Buti na lang yung organization ko is very lean, structured. Mm-hmm. And financially, bro, hindi kami yung hilig mag-loan. So what mm-hmm. if your company mo may mga loans and then ang dami mong empleyado and then may hirapan ka parang gumawa ng bagong opportunity for them. So sa amin kasi, medyo nagagawa namin na para as early as now, yung alam namin na medyo mag-slow down na makabalik. Ginagawa na namin ng bagong opportunity. That's why we created also Smoothie because we wanted to create another opportunity for our people. Huwag lang sila masyadong choosy. Kasi yung una, di ba, kahit naman sa ibang bansa, bro, huwag ka na muna mamili as of the moment. You need to survive. Everyone needs to survive. At mas malaking problema ba pag nag-normalize and then pagbalik mo, wala ka palang kumpanya babalikan. I think that's even worse the situation natin. Kasi ngayon may support na pa government. Kapag na-lift mo yung quarantine, bro, wala ka pang trabaho, pero wala na siyempre support ang gobyerno. Wow, and that's very interesting dun pagtitingnan mo ngayon kasi definitely chaotic yun. Hindi madaling tanggapin yan na parehas wala. Wala ka ng support sa government and then wala ka pa rin trabaho. So, what do you do na, di ba? So, medyo interesting kung paano magre-respond yung mga kababayan natin. Mm-hmm. Sa akin, again, adversity quotient is very important. You have to really work hard. And sa Pilipinas, tamad lang talaga magugutom, bro. Marami opportunity. You just have to look around. Okay, so why not promote your business hardly dito sa part na ito? San nila? Ano yung kanilang tatawagan para maka-order, for example, dyan sa area mo kung saan available yung Smoothie? Yes, those who are nasa area na Cavite for Tagaytay area, das silang area, tapos das Marinos area, please log into our FB page, Smoothie Tagaytay, and then doon lang kayo pwede na kayo umorder. And those who are interested also to expand or to have business, our franchise model right now is very simple. 150,000, you do the delivery to one area. It will give you the ride. Message us at Smoothie page din natin sa Facebook. And then for our printers and consumables, wait for us. Babalik kami sa industry. Right now, medyo nag-slow down, but definitely we'll be back up. Mm-hmm. And then maganda naman yung coordination nyo with the Chinese partners sa ngayon kasi sila also were they affected as well? Nung umpisa, bro. Pero right now, normal na sa kanila, bro. Eh. So far, mm-hmm. like yung shoe hype factory namin, so far, although siyempre affected sila kasi worldwide yung pandemic, so the production itself talagang bumaba. And ramdam naman natin yun. Pero sabi ko nga natin, wala naman magagawa eh. You just have to accept. Kung ano yung will, you just have to accept it. Huwag natin ipilit yung gusto natin kasi wala naman tayo magagawa natin. You just have to move forward. Sabi mo, step forward, di ba? Back nga ako eh. Step back and see the bigger picture. So that's the essence, bro. Ha? During the crisis, we have to step back. And stepping back, it doesn't mean that you're weak. It doesn't mean that you're coward in a coward na hindi mo kayang hanapin. Sometimes you just have need time to think. Mm-hmm. Okay, so final question. What is the bigger picture here? What are you saying that probably most people don't? Sa akin, accept the new normal. This is the normal. So sa akin, I don't see this one as a crisis period. The industry is nag-flatline.
So tayong entrepreneur, I think we just have to create another opportunity based on kung ano yung situation natin ngayon. Huwag na natin ipilit yung dati. And those na ipipilit yung dati, trust me, wala naman din tayo magagawa. You just have to move forward. And for me, actually, that's the inspiration that we have taken with this situation. Hindi ko naman pwede i-wish na lahat hindi mo na mag-isip na ganito. Pero I wish everyone will survive. I wish walang masyado magsasarado at malili off the tao. But for those entrepreneurs, I think you have to remodel the business. There are a lot of opportunities as of the moment. We can create jobs for people. And I think do the usual thing. Value everything that we have, and we have to be thankful for everything that we have as of the moment. Okay, so thank you so much, Christian, for the opportunity you've given us. So, salamat sa kwento, salamat sa inspirasyon. For sure, maraming mga natutunan, na-inspire talaga ng mga tagapakinig at tagapanood ng The Big Picture. So, all the best sa mga businesses mo, and may God bless you more. Yes, bro. Maraming salamat. Batiin ko din pala, happy birthday, Brother Choice, tsaka sa anak ko, sa panganay ko, anak ka, birthday ni Choice, si Nicole, happy birthday. And kay Mrs. Si Chat, tapos si Easy, tapos si Dominic. Kamusta kayo lahat? And Brother Joey, sa mga Titan, si Ed Paras, Lance Tan, Jopet, kamusta kayo lahat? And si Michael Barona. Sige, sama mo na si Senator Bam Aquino. Birthday niya. Birthday niya, Senator Bam. Yes, nakita ko nga kanina. So maraming salamat. Christian Leynes of Smoothie. Yes, thank you very much. Okay, so salamat po sa lahat ng nanood. Ah. Sobrang na-inspire po tayo ngayong araw na ito. Sa lahat naman nag-comment at nabigay reaction sa kanilang mga social media accounts, maraming salamat din po sa inyong pakiki-join dito sa aming conversation. So yun naman pala, hindi porke nasa crisis tayo, eh talagang magmumukmuk, lulugmuk, at parang mag-iiyak na lang tayo. May opportunity sa bawat crisis. So hindi po porke nasa crisis tayo, eh talagang lugi na tayo at lugmuk na tayo. May paraan para bumangon, may paraan para bumawi. Kailangan lang siguro mag-isip, bigyan ng konting time ang sarili. Bigyan ng konting time ang sarili na yes, mag-mourn, medyo malungkot kasi nga marami tayong maraming negative na nangyari. But then again, bumawi ka agad, no? Mag-isip ka agad ng mga bagay na pwede mong gawin dun sa despite dun sa kahirapan ng situation. At for sure, ito yung ginawa ng Smoothie kung bakit ang kanilang pong sales ay sa halip na dumapa, tumaas pa po ng 30-40%. And considering na ito pong negosyo ito ay naka-base karamihan dyan sa Cavite na nasa process pa din po ng recovery after the Taal volcano eruption, medyo maganda ang takbo ng negosyo ngayon kahit na dalawang magkasunod na krisis yung tumama at yung isa is tumatama pa hanggang ngayon. Ang The Big Picture po ay inihatid sa inyo ng Puzzle Box BPO Incorporated. Yan, so pasalamatan natin yung sponsor natin. This is a customer service solutions company that offers intelligent outsourcing for different digital services such as... Ito po yung up to 24/7 at least 12 hours. Ha? 24/7 at least 12 hours na customer service management ng social media ninyo. Including holidays and weekends. So kung kayo po ay entrepreneur na hindi nyo na magawa, na kayo pa ay mag-manage ng mga social media accounts ninyo, puntahan po ninyo yung Puzzle Box BPO Inc. At sila po ay may dedicated na tao na pwedeng tumulong sa inyo. Professionals, by the way. Okay, so kung kayo po ay entrepreneur na kapag ka po kayo bumalik, wala na kayo mga taong pwedeng i-retain dun sa kanilang full-time na trabaho, hindi naman natin pinapanalangin, pero kung gano'ng situation ninyo is ninyo na kaya mag-retain ng mga tao, hindi po totoo na expensive ang business process outsourcing o yung ipapaubayan ninyo sa ibang negosyo, yung mga tao na babayaran nyo lang sa service nila.
ang maganda po dito syempre is hindi ka na magbibigay nung binibigay mong mga benefits, lahat ng benefits na nire-require ng government sa inyo, bahala na po doon yung puzzle box. So kung kailangan niyo po ay social media and content strategy, sales amplification through social media, online sales events, game management and support, website and application development and maintenance and support, and also yung e-commerce customer service support, kasama yung live chat at saka po yung data encoding. So ito po yung Puzzle Box BPO Inc. For more information about their services, you go to puzzlebox-inc.com or contact Apple Manansala, apple@puzzlebox-inc.com. So sa lahat po ng nood at tumutok ngayong hapong ito sa ating The Big Picture, maraming salamat po at hanggang bukas, ito po si Lloyd Luna, yung host. Stay at home, stay alive, stay safe, stay happy, and stay inspired. Thank you so much and see you tomorrow.